So guys, yung sa last video natin, marami nagtatanong kung ano bang mga habits ang pwede mong gawin para maging kang isang good engineering student. So ngayon, pag-uusapan natin yan. What up guys? Time check, 6:30 AM. So nasa trabaho na tayo ngayon, medyo napaaga tayo. Another day, panibagong araw. Samahan nyo ako ngayon ah. Dapat umaga pa lang, mataas ng energy natin para ma-pump up na tayo para mas maganahan tayo magtrabaho buong araw, di ba? Okay, samahan nyo ako ngayon ah. Alright! Said she tired, little man, need a big boy. Put up 20-inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor, yeah. G-Wagon, 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 G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S bumping for the... So guys, we are here. Tayo na naman ang most punctual. So ngayon, prepare lang ako. Punta na ako ng site kasi may buhos ngayon ng alas 7 o alas 8. Kumbot. So papunta na ako ngayon ng site. Agad-agad. Bulitad pa. Limit ko yung contractor ulit. Samahan niyo ako ha. Okay? Bye. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling more forgiving. I know it pissed you off to see me winning. See the igloo in my mouth when I be grinning. So yung last video guys, marami nagtatanong kung ano bang mga habits na pwede mong gawin to become a good engineering student. So ngayon, pag-uusapan natin yan. First, learn to use your calculator. So ang calculator guys, yan yung pinaka-importanting tool na magagamit nyo throughout your college hanggang sa board exam. So dapat yung calculator mo, master mo yan at kabisado mo kung anong mga pasikot-sikot dyan para pag may mga exam or mga quiz, at least hindi ka na nahihirapan, di ba? Second, learn to work in teams. So, i-develop mo yung teamwork skills mo. So, hindi ibig sabihin nito na kunwari may exam, magti-teamwork kayo, hindi ganun. Ibig sabihin nito kunwari may mga group project, mga thesis, feasibility studies, may mga presentation sa school. So, dapat matuto kang mag-work in teams. Kasi, syempre, sa real world guys, pag magtatrabaho na kayo, hindi naman yan kanya-kanya. Every project, team effort talaga yan. So, importante na ikaw, college pa lang, matrain mo ng sarili mo. Third, learn to focus when your professor is teaching or discussing. So, di ba pag sa klase, guys, may tendency tayo na pag nagtuturo yung teacher, magsusulat tayo ng notes. Pero guys, kailangan nyo rin intindihin kung ano yung sinusulat nyo, di ba? So, paano nyo ba yun magagawa? So, habang nagtuturo yung teacher mo, focus ka muna sa anong mga sinasabi niya. Advantage nga sa atin ngayon, di ba? May mga cellphone na tayo. So, wari, after niya magturo, magsulat sa whiteboard, magsulat sa harapan, dipicture mo na lang yung sinulat niya. Para at least, habang nagtuturo siya, focus ka kung anong mga sinasabi niya dyan. Para at least, naintindihan mo kung anong mga pinagsasabi niya dun sa harap. Fourth, develop a study habit. So guys, ang pagsa-study kasi, nakakapagod yan, di ba? Alam ko guys, nakakapagod talaga mag-aral. Lalo na pag hindi mo gusto yung subject. Sus! Diyos ko po, parang gusto mo na lang matulog kaysa mag-aral, di ba? So guys, para at least naman mapasa mo yung mga subjects mo, develop a good study habit. So, let's say, a day, mag-solve ka ng 2 problems. Hindi, start tayo ng mas madali. A day, mag-solve ka ng 1 problem. Di ba? Ano ba naman yung 1 problem? Siguro, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, di ba? The next week, solve 2 problems a day. The next week na naman, 3 problems a day. So, hinay-hinay guys, na-develop mo yung study habits mo para in the long run, sanay ka na. Di ba sabi nga nila, pag 21 days mo daw ginagawang isang bagay, nagiging na daw siyang habit. So, hindi na sobrang hirap para sa'yo na gawin yung mga bagay na yun. Fifth, always find time to relax. Siyempre, tao lang tayo, di ba? Napapagod rin tayo. So, once in a while, kuwari after ng hell week nyo, after ng mga exam nyo, relax ka muna. Gumala ka kasama ng mga kaibigan mo, maglaro ka na computer games dyan, ano ba, mag-shot ka ng mga kaibigan mo, pero atik lang. So guys, always find time to relax. Para the next day, meron ka na namang drive para mag-continue at mag-aral na naman, di ba? Sixth, practice your communication skills. So itong communication skills na to guys, hindi lang sa verbal, also writing. Dahil pag nasa trabaho na kayo sa future, kailangan na kailangan nyo yan. So pwede mong gawin, mag-join ka ng club, ng mga organization.
para at least doon mahasa ka makipag-usap sa mga tao, di ba? Seventh, sleep well and eat healthy. So guys, mahirap to, di ba? Syempre nasa engineering field tayo. So mahirap talaga magkaroon ng 8 hours of sleep a day. So hindi naman lagi, pero importante pa rin na magkaroon ka ng enough rest para yung utak mo ma-reset na naman, para hindi ka mabuang. 8, don't memorize, familiarize. Di ba guys, madaling mag-memorize ng mga formula, ng mga steps sa solution, ng mga problem. Pero guys, mahirap kasi yan kasi madalas, kung ano mong binigay na example ng teacher mo, hindi yan yung lumalabas sa exam, di ba? Mas mahirap pa. So dapat yung mga formula, fina-familiarize mo, hindi mo siya minememorize para at least alam mo paano siya gamitin. Para kahit baligtarin mo yan ng professor mo, alam mo siyang gamitin pag nasa exam na. Okay? 9, try to teach what you have learned. Kuwari may kaklase kang hindi naiintindihan yung subject nyo, try mo siyang tulungan. Kasi sabi nung idol ko nung college, may nung kaklase guys na sobrang talino. Itago na lang natin siya sa pangalang Jupipo. Ang talino nung taong yung guys, sobra. Sus, Diyos ko po. So sabi kasi niya, the more you teach, the more you learn daw. So kung yung mga natutunan mo, ituturo mo siya sa ibang tao at mas na-explain mo siya ng mas maigi, mas naiintindihan mo yung pinag-aralan mo. Proven and tested yan siya guys nung college ako. Kung ano mang alam ko, tinatry ko ituro sa iba para at least mas maintindihan ko yung formula, yung problem, yung solution, di ba? So nakatulong ka na, natuto ka pa. 10th, it is okay to fail. May tendency tayo, di ba, na shit, dapat niya bumagsak dito, shit, dapat niya magkamali dito, shit, dapat ni ganito, blablabla. Pero guys, nasa school tayo, di ba? And nasa school tayo para matuto. So part of the process is failing, and from the failures mo, dun ka natututo. So don't be afraid to fail. Okay? Last one guys, 11 na to. Sabi ko 10 lang, pero sige, plus 1. Last one, get summer internship. So yung medyo mali ko nung college, sana kumuha ako ng mas maraming internship na kaya kong kunin para at least pag nasa field na, pag nagtatrabaho na, mas marami na akong experience at mas marami na akong alam. Kasi syempre sa school, puro theories tayo, diba? And pag nagkuha ka ng internship, at least alam mo kung ano nangyayari sa workplace na. So, get summer internship. Happy birthday to you! What's inside? Guess. What do you think it is? I don't know. Yeah, that's why you guess. You want me to help you open? Yeah. Whoa! Lego! 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 Wow! Wow! Lego made from Santa Claus! Who gave that to you? Who gave that to you? Who gave it? Uncle Maru. No, give a hug! Give a hug! Give a hug! Where? I'm up when I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show, got them saying, what? Sige. Bag mo. Bye. Thank you, kuya. Thank you. Bye. 100 bands in my pocket, it's on me.